And last Sunday, ang ganda po ng ating mensahe. So clear, napakaliwanag po, di ba? Dead in sin, alive in Christ. So ang bawat isang naririto ay buhay. Lahat po ba ay buhay? Amen. We are alive in Christ. So alam ko po ng bawat isa dito ay sabi nga po, you are alive. So ready na po tayo. Ready na po ba tayo? Amen. So let's all pray. Hallelujah, Father God. Lord, we thank you, God, for your goodness unto us. We thank you, God, for your faithfulness unto us. Lord, we thank you, Father God, Lord, for your amazing love, for your amazing grace, Panginoon, na naririto kami ang bawat isa sa amin, O God. Lord, I pray, O Lord Jesus, be with us, O God. We need you, Lord God. And Lord, as I hear, Panginoon, O God, standing, Panginoon, dito, Father God, Lord, ikaw, O Diyos, ang marinig. Ikaw, O Diyos, ang magsalita sa bawat isa, O God. Open their hearts, O God, Lord, na marinig po nila, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon. At Lord, ito po ay may pumasok sa mga puso nila, Panginoon. And Lord, it will manifest in their daily lives, O Lord Jesus. And Lord, sa umagang ito, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang mag-glorify at ikaw lamang, Panginoon, ang makita ng bawat isa, Panginoon. Lord, thank you so much, O God. Dwell on us, O Lord Jesus. Dwell on us, O Lord God. Thank you, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. So, basahin po natin ang ating message po ngayon sa Romans 8, verse 38 to 39. So, alam ko po bawat isa dito sa inyo, familiar na tong verse na to. Amen po ba? So, basahin po natin in Romans 8, verse 38 and 39. Let's all stand po to give respect for the Word of God. So, sabi po dito, and I'm convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today, not our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love. 39, no power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. So, upo na lang po muna tayo. Amen. And napakabuti talaga ng Panginoon, di po ba? Sa binasa pa lang po natin, ano po yung nakita po natin sa mensaheng ito? And yung title ng message na ito is, binigyan ko po ng title that you are love beyond measure. You are love beyond measure. And this a letter of Paul, ito po ay sinulat doon na po sa mananampalataya. Those who already receive God, receive Jesus Christ, and believe in Jesus Christ. Ito po ay sinulat niya. Kasi po, nung time na yon, nung time na yon, sa Romans, ang ating mga unang mga kapatiran noon, and even si Paul, ay sobra yung naranasan. Sobrang naranasan na suffering, sobrang naranasan na pain, persecution, ang bigat ng buhay po nila. Because naniniwala sila sa Panginoon, because they are the follower of God. Kaya po naisulat ito ni Paul nung time na yon. Kasi nga po, antindi po ng kanilang persecution. Sobrang hirap ang kanilang dinadanas. And alam po naman natin kung anong naranasan ni Paul, di po ba? To the time na nakulong po siya. Mga kapatiran natin na kulong, nandyan yung mga pinatay. Dahil sa pananampalataya. Kaya po ito na isulat ni Paul. So, tanungin ko po kayo. If we compare today, yung ating mga nararanasan na suffering, may kukumpara ba natin kung ganun katindi? Di po ba hindi siya ganun ka? Wala lang. Hindi, kung sakwan pa eh, kung ipa-percentage po natin, baka nasa 15%. Pero noong time po nila, ang dami po nilang naranasan na suffering.
And kaya po, naisulat nito ni Paul. And grabe no, tingnan ninyo yung pananampalataya ni Paul. Antindi, grabe yung pagtitiwala ni Paul. Kasi kung anuhin nyo po sa verse na yan, talagang he is so confident. Ang confident ni Paul. Kaya niya naisulat ito kasi grabe yung kanyang faith sa Panginoon. Grabe yung, kasi antindi ng encounterment niya sa Panginoon. Dati siyang isa sa nagtutuligsa sa Panginoon. Antindi ng ginagawa niya dati sa mga lingkod ng Panginoon. Pero na-encounter niya, the truly encountered with Jesus, sa Panginoon po natin, grabe yung kanyang naranasan. Kung sa kwapa ay talagang umikot talaga yung pagkatao niya kung sino siya. And yung panampalatayang yun, sabi ko nga po, ma-impart sa atin. Maano natin yung buhay ni Paul. So, kung babasahin natin yung kanyang mga sulat, grabe, maano nyo talaga na antindi ng taong to. Antindi ng kanyang panampalataya sa Panginoon. Because he truly encountered with Jesus. And yung sa verse 38, di ba, ang sabi na niya doon, I am convinced, confident siya, that nothing can ever separate us from the love of God. Wala po. Inisa-isa niya po dito, o naka-enumerate po. Yung sa verse 38, ang sabi po dito, di ba? Death nor life. Life forces. Ano po ba yung mga life forces? Physical. Physical death. Pag tayo namatay, bilang Kristiyano, ito ay katagumpayan. Amen? So pag ikaw Kristiyano, physical death, hindi ito makakapaghadlang sa atin, sa pag-ibig ng Panginoon. Dahil, ano pa nga ito eh, katagumpayan natin, makikita na natin. Kaya nga dapat, pag may namamatay, ang sasabihin natin, congratulations. Dahil, haharapin mo na, makikita mo na, makakasama mo na ang Panginoon. So, kaya nasabi ni Paul to. And spiritual. And eternal death. Ano ba yung eternal death na sinasabi dito ni Paul? Kasi di po ba yung last week yung sinabi po natin is nakalaya tayo sa kasalanan. So, napagtagumpayan natin ang eternal death. So, we as Christian today, if we remain in Christ, for sure, mapapagtagumpayan natin ang eternal death. Amen? And dito sinabi rin po, even angels and demons. Minsan, ang daming mga demonyo sa paligid natin. Pero bilang Kristiyano, may authority ka. May authority ka. Huwag mong hayaan. Resist. Sabi nga po. So kung tunay ka talaga na yung pagtitiwala mo sa Panginoon, you have an authority na palayasin whatever the demons in your life. Jesus. And sinabi din po dito physical for sinabi din po dito yung physical forces. Ano po ba yun? So sabi po dito today and tomorrow. So yung time, even the time, hindi po yan makakapag-separate sa atin. Yung past and future natin, it cannot. Kung ano yung tayo before, huwag na po natin yan balikan. Huwag na po natin yan isipin dahil hindi po tayo makaka-move forward if lagi nating isipin before. If lagi tayong tumitingin before. It's past. And even our future, hindi rin po yan makakapag-separate sa Panginoon. Amen? Amen. And ang ano po dito is even yung that even the powers of hell can separate us from God's love. Kasi bakit? Mapagtagumpayan na po natin yan. Amen po ba? Naniniwala po ba ang lahat dito ay pupunta sa langit? Amen. And even yung buhay ng impyerno sa panahon natin ngayon, alam ko po, napagtagumpayan natin. Kaya nga po tayo nariritong umagang ito, di po ba?
Kasi napagtagumpayan natin yung impyerno ng buhay natin. Amen? Kaya po sinasabi po talaga na walang makakapaghiwalay. Yun po yung sinabi ni Paul. And sa verse 39, sinabi rin po niya, no power in the sky above or in the earth below. Indeed. Indeed, talagang sinabi pa niya. Nothing in all creation will ever to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord. Amen po. Bakit nasabi ni Paul to? Ganun na lang siya ka-confident. Kasi nga po nagkaroon siya ng tunay na encounterment with Jesus. Kaya niya po ito nasasabi. And kaya po tayo is hindi na po tayo masiseparate sa pag-ibig ng Panginoon dahil bakit po? Dahil ang Diyos Ama ay pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak to set us free. To set us free from the law and death. At ngayon ay nabubuhay na tayo by grace. Amen po ba? God's sons died. Si Jesus Christ ay namatay. Bakit po? As a sacrifice to take away the punishment for our sins. Amen. And that way, God already destroyed the power of sin over His people. Hallelujah. Amen po? Kaya po last Sunday sinabi, patay na, kasi nga po, na-destroy na. It's already broken. And ang ano lang, pag-isipin mo yon, if you think it, kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon, di ba ang ano dapat natin is how grateful we are. Hindi natin deserve, pero ibinigay niya, nag-iisang anak para lang sa atin. Kaya po dito si Paul sa sulat niya na ito is ganun siya kakonbinsado. And tingnan po natin sa Romans 8:31-32. Ang sabi niya dito, what shall we say about such wonderful things as this? If God is for us, who can ever be against us? Since He did not spare even His own Son, but He gave Him up for all of us. Won't He also give us everything else? Kung ano yun po, ganun yung tanong ni Paul. He did not spare. Grabe no? Kahit yung nag-iisa niyang anak, He is willing to give. Para lang sa kanino? Para lang po sa atin. I-give up niya ang kanyang nag-iisang anak. Di po ba nakaka-overwhelm? Na isa na hindi naman po tayo deserve, pero dahil sa matinding pag-ibig ng Panginoon sa atin, ay binigay niya ang nag-iisa niyang anak. And because of that, God allows nothing to separate us from His love. Kaya nga po si Paul in-establish niya that God is for all of us who are in Christ. Kaya nga po, di ba sabi sa 31, if God is with us, who can ever be against us? Kasi, God is for us. And for those who have been saved by their faith because of Jesus Christ. And we as Christians, there is no chains of, or there's no charge, nor accusation, no condemnation. Because we made a stand. Because God has provided the justification. So alam po natin yun kung paano tayo ginastify ng Panginoon.
and at the cross. Amen? Sa cross. Ganun tayo ginastify ng Panginoon. How good God is. In verse 33, sabi po dito, who dares accuse us whom God has chosen us for His own? No one. For God Himself has given us right standing with Himself. Who then will condemn us? No one. For Christ Jesus died for us and was raised to life for us, and He is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. Amen? Grabe. Ang tindi ng ano na to. And if ituloy po natin sa 35, can anything ever separate us from Christ's love? Does it mean He no longer loves us if we have trouble or calamity or are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? Kayo po ba? Nararamdaman niyo po ito? Na minsan, sasabihin po natin, alimutan nata ako ng Panginoon. Dami kong problema. Di pa nga tapos yung isa, meron na naman. Lahat na lang ng problema ata ng mundo, dinala ko na. Minsan may ganun kang maririnig. And minsan sasabihin natin, Lord, kala ko ba mahal mo ko? Bakit ko nararanasan to? Natanong niyo po ba yan sa mga sarili niyo? I know, point in our life, siguro mga konti lang. Meron siguro sumagi sa atin nung time na bigat na tayo. Nung time na hindi pa natin totally sinurrendered lahat sa Panginoon. Nung time na hindi pa tayo nakipagkaisa sa Panginoon. Nung time na nasa dati pa tayong buhay, siguro ang lakas ng loob natin questionin ng Panginoon. Na, ano ba naman to? Lahat na lang ata ng problema, nararanasan ko. Mga kapatid, don't let suffering cause you doubt God's love. Yet, what we'll suffer now is nothing compared to the glory. Yes. Will revert to us later. Po ba? Ngayon lang yan. Now. Ngayon lang. Ang liwanag. Kaysa naman sa mararamdaman. I-ano mo, i-compare mo. Yung nararanasan mo ngayon, ikumpara mo sa pupuntahan mo. Amen? Mayroon akong nakita na yung buhay niya is naging inspired sa isang palabas sa Netflix na Dollhouse. Ang bata niya, namatay yung kanyang magulang at the age of 14. And mayroon siyang kapatid na apat ba yun o anim. Sa batang edad niyang yun, wala na silang magulang. So she stand as the father and the mother sa mga kapatid niya. And to the time na, alam niyo naman po, bilang mga magulang natin, bilang mga magulang, kung ano yung nararanasan nating mga problema po, di po ba? Ilalo na yun. At the age of 14, tumayo siya bilang magulang ng kanyang mga kapatid. Ang tindi na naranasan niya. Yung kanilang daily lives na ginagawa, as inquinento niya na naglalako sila para lang mayroong mapakain sa mga kapatid niya. And pati yung pag-aaral ng mga kapatid niya, and siya yung pag-aaral niya, is in-stop niya dahil to sacrifice para lang sa kapatid niya. And at her young age, na-question niya ang Panginoon. Bakit naman po? At my young age, nararanasan ko ito. Kabata-bata pa niya,
patong na sa kanya ang responsibilidad ng magulang. And nandun siya pa sa time na question niya ang Panginoon. Na Lord, bakit naman po? Ito ang nararanasan ko. But now, she testifying na kaya pala niya daw naranasan yung mga bagay na yun is because God wants her to be strong. God wants her to be humble. And gusto ng Panginoon, may binago ang Panginoon sa buhay niya. And I know, sa bawat isa, kung ano man yung nararanasan mong problema ngayon, nararanasan mong kabigatan ngayon, mayroon gustong gawin ng Panginoon sa buhay niya. Amen po ba? And it will strengthen us. So huwag po nating i-doubt, huwag po tayong mag-doubt na nakaalimutan na tayo ng Panginoon, lalo na tayo na may nakipag-isa na sa Panginoon. Alam naman po natin yan. Di po ba? Sabi nga po sa Book of James na pag nakakaranas daw ng sufferings, ng mga trouble, it's counted all joy. Bakit kaya niya nasabi? Bakit? Dahil pagkatapos niyan, we will give you the boldness, the courage, the strength na gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. And huwag po nating mag-doubt sa Panginoon. Huwag mag-doubt, kapatid. Kasi ang tindi ng ginawa ng Panginoon para sa atin. At kung ano man yung problema natin nararanasan ngayon, yung mga troubled na yun, mga sufferings natin na ngayon, i-offer natin to sa Panginoon, we surrender them to God because the battle is not ours. God is fighting for us. Naalala niyo po ba yung ano? Yung kwento sa Footprints in the Sun? Ang akala ng tao, siya pa yung nakikipaglaban. Akala ng tao, kinalimutan na siya ng Panginoon. Yun pala. It's the footprints of God. Kasi bakit? Karga-karga po tayo. Kaya lagi po natin yung pakakatandaan na ang Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin as wide as open arms on the cross. So let our eyes focus on Jesus. Keep your eyes on Christ. Ito po yung isa sa kagabi, last night. Yung message center sa sorry. Keep our eyes on Jesus. Because He is the finisher of our faith. Lagi niyo pong tatandaan, God chose you. Kaya po tayo naririto. Kung ano iisipin po natin, no? Sa dami-daming tao sa buong mundo, isa po kayo sa pinili ng Panginoon. Kaya po tayo ay naririto ngayon dahil isa po kayo sa pinili ng Panginoon. Salvation in God's loving choice of us is according to His plan. Nakaplano po ang bawat isa sa atin. Ganun na lang ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. John 3:16. Alam ko po, memoryado natin to. This is the heart of the Bible. This is the reason of everything. John 3:16. And nothing can snatch us in the hands of our God Father. Nothing can remove us from the nail-pier hands of our Savior, Jesus Christ. So tandaan mo yan, kapatid, dahil pinili ka, hindi ka ma-snatch. Nothing can remove you dahil napako ang Panginoon sa'yo. Amen? And we are securely sa Panginoon through the time and to the eternity if you remain in God. Grabe, no? Dalawa palang mahawak sa atin. God the Father and Jesus. And lagi lang po nating babalikan
Every time we are in trouble, every time na nakakalimot tayo, tingnan lang po natin ang cross. Kasi dun po nasusukat ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Tingnan po natin yun, gano'ng kamahal tayo ng Panginoon. And let's come to the points po para ma-remember po natin yung message na to. So number one, Jesus overcome the debt. Di po ba? Kanina sa verse 38, Jesus overcome the debt. So, tayo po ay mga buhay na. Kaya nga po na-overcome ng Panginoon. Christ Jesus died for us and was raised to life for us. Kaya po na-overcome na po Jesus ang debt. And number two, we are saved from the debt, eternal debt. We are saved from the sins. Our Lord Jesus Christ has done all the works for our salvation. Wala po ni isa. Yung pagsiserve mo ngayon, yung kabutihan mo, hindi yan ang dahilan. Jesus Christ has done all the works para lang po sa ating salvation. And number three, eternal assurance, security, and overwhelming promise of our salvation for those in Christ Jesus. Doon lamang sa may pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon. In Christ, we truly experience the true security and peace. Di po ba? Sa Kanya lamang natin nararanasan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kalakasan, ang tunay na pag-ibig na hindi maibibigay sa atin ng tao. Sometimes yung mga tao na yan, kung sino pa yung mahal natin, di ba minsan nasasaktan tayo. Pero ang Panginoon, minamahal tayo beyond measure. And number four is God's love is powerful, unstoppable, and constant. Kaya nga po di po ba, He loved us beyond measure. Ganun ka-powerful ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Jesus' love for us is so extravagant. Bakit po extravagant? You are paid in high price. Amen? Sa cross ka, ikaw po ay binayaran ng Panginoon ang bawat isa sa atin para mawala tayo sa punishment na dapat maranasan natin. Kaya ganun na lang ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. It's so extravagant. And basahin po natin sa Ephesians 1, verse 6 to 7. Sabi po dito, "So we praise God for the glorious grace He has poured out on us who belong to His dear Son. He is so rich in kindness and grace that He purchased our freedom with the blood of His Son and forgive our sins." Kaya po ganun ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. It's so extravagant na binayaran tayo ang ating kalayaan sa dugo ni Jesucristo sa cross. Amen? Jesus loves give us the true freedom. Jesus' love never ceases. It has no limit.
Kaya ano pang dahilan, ba't ka tatalikod? Ganun ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Sa totoo lang po, yung word na ginagamit sa ano, sa worldly, reality check. Real talk lang po ito. Hindi po ako galit. Baka sabihin niyo galit. Real talk lang po tayo. The only reason anyone is a Christian today is because Christ Jesus is keeping us. Di po ba? Reality check. Yun po talaga. Kaya po tayo nananatiling Kristiyano. Dahil ang Panginoon ang nag-hold sa atin. He is the one who is keeping us. Because of His amazing grace and His amazing love sa atin. And even we are unfaithful towards Jesus, and sometimes kinakalimutan natin ng Panginoon, and to the worst is minsan, lumalayo tayo sa Panginoon, iniiwanan natin ng Panginoon. God still faithful unto us. His goodness remains unto us. Ganun ang Panginoon sa atin. And yung promise ng Panginoon sa atin, He keep it. His arms is wide and open doon sa mga na lumalayo sa Kanya. Doon sa mga nakakalimutan siya. His arms is wide open to welcome you, anak. Nandito lang ako. You are welcome. Kaya wag po tayong mag-doubt. Kasi ganun ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. He's keeping us para lang manatili tayong bilang Kristiyano. Tayo lang naman yung bumibitaw eh. Hindi po hugot yun, ha? Pero, totoo lang, tayo po yung bumibitaw. Tayo po yung lumalayo sa Panginoon. So, ano pa ba ang dahilan para lumayo tayo sa Panginoon? Di ba? Wala po. Nothing. Yung word nothing, wala. As in, wala. Kasi ganun na ka na lang kamahal ng Panginoon. Ganun na lang ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Amen? So, dumako na po tayo sa conclusion. Ang bilis lang. Basahin po natin sa Romans 8 verse 37. Ang sabi po dito, "No, despite all this thing, overwhelming victory is our through Christ Jesus who loves us. We are more than conquerors through Christ Jesus who loves us. We are victorious." Sabihin nyo nga po sa katabi mo, "We are victorious." Amen? Lahat ng Kristiyano ay tagumpay na. Amen? And basahin din po natin sa 1 Corinthians 15, verse 57 to 58. Ang sabi po dito, "But thank God, He gave us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ." And sa 58, sabi po dito, "So my dear brothers and sisters, be strong and immovable." Be strong and immovable. Unshakable. Unbothered. Hallelujah. Kahit ano man yan dumating na mga problema, yung mga sufferings na yan, hindi ito makakapag-shaken sa atin. Because tagumpay na tayo eh. And sabi rin po dito, "Always work enthusiastically for the Lord, for you know that nothing you do for the Lord is ever useless." Pag sinabing enthusiastically, ang hirap din kasi, is ibig sabihin,
You are alive. Alive ka, punong-puno ka ng power sa pagsiserve sa Panginoon. Hindi ka papatay-patay. Na konting sagi lang, ay iwan ko na si ministry. Konting sagi lang, ayoko na magsimba. Reality check. Nangyayari po sa atin yan, mga Kristiyano. Kung tunay na tinanggap mo na ang Panginoon sa buhay mo, if you serve God, you will give the best sa para sa Panginoon dahil Diyos ang pinaglilingkuran mo. Amen? Kaya po, pag nag-serve tayo sa Panginoon, yung with power, with love, hindi yung naghalos magmamakaawa pa si pastora. So, naalala ko lang po nung mga nagsisimula kami. Halos hilahin na kami ni pastora. Umatid kayo. Sumali kayo. Grabe, no? Di natin alam. Pribilehiyo pa lang mag-serve sa Panginoon. Opportunity pa lang magamit sa Panginoon. Simpleng bagay man yan, opportunity yan para makapag-serve ka sa Panginoon. So dapat po, sabi nga po sa kanta kanina, with all joy, with all gladness. Amen? Kung napapagod tayo, pahinga lang. Walang quit. Pahinga lang. Hindi naman ano, hindi, balik ulit. Diba? Pag nagpahinga ka, magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. Doon ka sa tagpuan ng Panginoon. Tatagpuan niyo ng Panginoon. Because the relationship na binigay sa atin ng Panginoon is a personal relationship. Kaya kung kayo ay napapagod, kayo ay nababalisa, punta lang kayo sa tagpuan ninyo ng Panginoon. Huwag tayong mag-quit. Dahil, tandaan po natin, kung tunay mo nang tinanggap ang Panginoon sa buhay mo, wala na sa isip mo ang mag-quit. Wala pong quitters sa tunay na born again. Amen po? If you really accepted Jesus Christ, no turning back. Remain in God. Always remember yung ating mensahe ngayon. Nothing will ever separate us from the love of God. Nothing! And lagi na pintatandaan, it's God who always holds us. And He loves us beyond measure. So anong application po na sa ating mga kapatid? Dahil narinig na natin to, anong application po para sa atin bilang mga Kristiyano? So let us all rejoice. Rejoice! And be grateful. Kung tayo po ay grateful sa pag-ibig ng Panginoon sa atin, nagmamanifest yan. Nakikita yan sa bawat isa sa atin. Remember always, you are His beloved. You are the beloved children of God. You are loved and precious. So dapat po tayo mga Kristiyano, sabi nga po sa kanta kanina, we are lived to worship, to bring honor, to bring glory to God. Amen? So dapat din po lagi ang aim natin bilang mga anak ng Diyos is ibigay dapat sa Panginoon, the best worship, the best honor and glory sa Panginoon sa buhay ng bawat isa.